ka na. O kaya mo na bumuha, pumalag. Bali, makusog ka na pumalag. Napalag na. Napalag na. Mga boss, last time nagtorok na tayo mga bossing sa Stalinil A. So sa ngayon daw, kahit pa paano kumakain naman, pero hindi pa talaga magana mga boss, nakatayo na rin. Yan yung merong naiwan na piglet mga bossing sa loob, ano, yung vlog natin last time. So sa ngayon yung mga piglet, okay naman sila. Malakas silang uminom doon sa gatas mga boss na may mixing natin. Gatas tapos minimix na nila sa ano, booster, tapos Elec V dextrose powder mga boss. Gaya ng vlog natin dati mga boss. So okay naman yung mga piglet mga bossing. So kahit pa paano nakasurvive sila. Ngayon, konti pa lang yung gatas nung inahin daw. So kailangan nating mag-supplementation dyan. So sisikal, milkulak mga boss para magkaroon ng gatas ngayon. Good sana mga bossing kung mag-inject tayo ng DCM. Kaya lang marami na tayong itinurok sa kanya. So next time na lang siguro pagka talaga hindi tumalab yung ating milkulak at sisikal mga boss, pati nga malunggay, sinabi sa kanila na i-mix sa pakain para talaga tumaas yung calcium content ng katawan ng ating baboy, makapag-produce siya ng gatas. Maliban dyan yung ibang mga minerals pa na meron mga bossing yung sisikal mga boss, tapos yung malunggay mga bossing. So para makatulong din sa kanyang recovery. So ngayon nag-inject tayo ulit ng amoxicillin. Ito ay amoxicillin gentamicin mga boss. So Clamoxon yung kanyang brand. Ito po ay 1 ml per 15 kg body weight. So 10 ml lang yung itinuro ko mga boss, good for 150 kg na baboy. So this is for 2 to 3 days. So mga boss, yung nakita nyo naman, body weight for 2 to 3 days mga boss. So try natin balikan mga bossing. Pero since nakapagturok naman tayo dati ng ibang antibiotics, so check natin bukas kung magkaroon ng improvement. So check natin kasi medyo malayo din sa kanila. Pero kung ganun pa rin talaga at kailangan pa ng second dose nitong ano, Clamoxon, so inject ulit tayo mga boss ng 10 ml pa rin. Okay? So ito. So Clamoxon, amoxicillin, gentamicin mga boss. Maganda ito sa mga ganitong cases mga boss ng kanyang sakit. So ito yung mga siguradong sugat-sugat sa matres mga boss. May lumalabas na pangang mga nana sa kanyang ari mga boss. Okay, so considering talaga mga boss na mayroong problema sa kanyang matres dahil nga sa nagdukot-dukot tayo mga boss. Pag magdudukot talaga kayo ng mga piglet, more or less mga boss, necessity or needed mga boss na magbigay kayo ng antibiotic sa inahin mga bossing. So yan. Okay, so Clamoxon mga boss. So binigay natin. So kita niyo naman mga bossing, buhay yung mga piglet, buhay yung inahin. So kung hindi yun naagapan mga boss, possible wala na tong inahin ngayon at mahirapan silang i-recover pati yung mga piglets mga bossing. So mayroon daw nagtatay dyang piglet na isa. So ito rin yung ituturok natin, yung Clamoxon mga boss. Pinag-apralite ko na. So after i-apralite, meron pang isa mga boss. After i-apralite ng 5 days, meron pang isa na hindi pa daw nakaka-recover talaga sa pagtatay. Kaya ito naman yung bibigay natin, Clamoxon. So depende sa body weight, ito more or less is nasa ano lang, pinakamalaki dito mga bossing, walang 2 kilos. Okay, so adjust na lang natin yung dosage ng Clamoxon according doon sa body weight ng piglet. Okay? Mga bossing, so nag-inject pala tayo. Di na natin na video. Sa mga piglet, nagsusuka daw yung iba, tatay din. So tatlo yung ninjigan natin, almost ano lang, 0.25 ml nung Clamoxon. So 0.2 yung medyo maliit, 0.25 yung malaki. Mga bossing. So check natin bukas kung may effect. Kung wala, double ano ulit, injikan ulit mga boss pang 2 days. Yan mga bossing, sana maging okay na yung kanilang mga alaga. So yan, so may mga piglet din sila dito mga bossing.
Nagbebenta sila ngayon, so sa mga gustong bumili at medyo malapit-lapit dito sa amin mga boss. Sa ano lang ito, sa town ng San Sebastian mga boss, katapat nung police station. Kina Ate Sardinia at kay Kia. Kuya, ano pala? Manuel. Manuel. Saan sa dito mga bossing. Ito yung mga piglet nila mga boss. So malalaki na naman na. Saan? So nagbebenta sila dito. 3,800 hanggang 4,000. Depende. Pwede rin pag-usapan. Yun. Salamat po. Babay po sa inyo. Salamat sa Diyos and God bless. Problema ba ang pagpapalaki ng mga alagang baboy o manok? Tapos ang mahal pa ng mga feeds ngayon. Buti mayroong Wind Dragon Strong Vita. Perfect para sa mga hog and poultry farmers. Big savings, big profit. Dahil ang Wind Dragon Strong Vita ay isang feed premix vitamins na hinahalo sa feed para mas mabilis ang paglaki ng mga hayop mo. Tamang bilis, bigat at taba ng mga baboy mo. Sa loob ng 3 months, mula 90 kilograms hanggang 120 kilograms ang bigat ng baboy mo. Siksik pa ang laman! Habang sa inahin naman na bagong panganak, 30 days lang pwede na iwalay mula 12 kilograms hanggang 15 kilograms. Pamparami din ito ng gatas, pampalakas ng resistensya, at pampaganang kumain. Proven and tested since 2003. Maganang baboy, maganang negosyo. Wind Dragon Strong Vita. Bili na! To God be the glory!